Nandito na naman tayo mga kabatang. Good morning, good morning. At welcome po muli sa aking channel, ang Kabatang TV. Ngayon mga kabatang ay meron tayong muling gagawin. At tiyak kong meron po kayong matututunan muli sa ating gagawin ito mga kabatang. Ito po siya. Ipapasok natin ang bearing na to sa brake drum ng ito ay alanganing truck at alanganing jeep din mga kabatang. Ito yung mga kung tawagin ay Mindoro jeep, malalaking jeep, mga pang deliver ng kalakal, mga mangga, sari-saring prutas mga kabatang. Ito po siya. Ayan. Ayan mga kabatang. Ito pong loob na ito ay ating bi-build upan ng tanso. Kasi yung imbes na ang bearing po ang umiikot, ang nangyayari po ay ang housing ng bearing ang umiikot. Kaya ramdam po ito ng driver mga kabatang. Lalo at maayos na driver ang sumasakay, ramdam po ito. Nag-iingay po ito. So ito siya medyo malaki mga kabatang. Tingnan niyo po. Sa bukana ay standard size pa po siya. Kung mapapansin niyo ito po siya. Matigas pa sa bukana. Pero pagdating sa loob, medyo mahirap po lang kung i-zoom in yung ating video. Meron po siyang liig sa loob. Na kapag ito ay pinasok mo, ay mapipihit mo na siya ng paikot na ganyan. Umiikot ang housing ng bearing sa loob. So ang ating gagawin mga kabatang ay bi-build upan natin siya ng tanso. Acetylene ang gagamitin natin. Hindi po welding. Kasi po pagka ang ganitong uri ng bakal, ito po ang tinatawag na pundido mga kabatang. Hindi po siya ordinaryong bakal. Pundido po siya. Hindi pwedeng weldingan ng ordinary na stainless. So, ang ating gagawin para hindi tumigas ang nangyayari po kasi mga kabatang kapag winildingan ang katulad nitong mga bakal na pundido ay hindi na po siya tinatabla ng carbide o anumang uri ng ating talim sa makina. So, para hindi po tayo mahirapan mga kabatang, ang ating gagawin ay build up acetylene tanso ang ating gagamitin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ito. At bago po tayo mag-umpisa mga kabatang, kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe na and hit the notification bell upang lagi kang updated sa aking videos na i-upload tulad po nito. Salamat, umpisa na natin. Sa sentro mga kabatang yung mukha naman titingnan natin kung hindi kumigiwang ang kanyang ikot. Sentrado na po tayo. Ang gagawin natin ay pipilangan na natin.
sa mga kapatangat, medyo maingay lang sa akin pwesto. Laging ganito ko. Tabing-tabi kasi ng kalsada ang aking machine shop na ito. Kaya napakaingay ko. So, ihinanga na natin sa mga kapatang. Tayong borax at saka yung tanso sa ating materyales. Ayan po, tapos na po tayo maghinang mga kabatang. Ayan, inyong tingnan yung nasa loob na yun. Ayan siya mga kabatang. Ayan. Ayan, mainit pa. Ayan, medyo mainit pa siya mga kabatang. Hindi lang medyo, talagang mainit pa. Kaya ang gagawin natin, pahihingahin natin siya ng kaunting oras, tututukan natin ang electric pan. Hindi po pwede itumbasay ng tubig mga kabatang dahil magkakrack po siya. Dahil nga po katulad ng sinabi ko kanina, ang materialis po niya ay hindi ordinaryong bakal. Ito po yung tinatawag na pundido o cast iron. Ito po siya mga kabatang. Antayin lang natin. Tutukan natin ang electric pan. Electric pan, may hangin, at maya-maya ng konti, isa ka natin titirahin. Ayun po mga kabatang, malamig na. Pwede na natin siyang gawin. Ayan, isa natin. Okay na lang po mga kabatang, malapit nang matapos to. Na-adjust lang natin yung talim. We'll be right back.
to, mga batang, tapos na. Tapos natin. Yan po. Nasaan ba yan? Yan. Ito na po siya, mga kabatang. Tingnan nyo. Yan. Yung kabila ay tanso na. Yan. Yan. Okay. Ibababa natin. Yan, baba na natin mga kapatang. Tapos na. Ayan na po siya mga kapatang. Nakatapos tayo ulit. Yan. Ayan po muli mga kapatang. Okay na, nagawa na tayo. Ito na yung bearing niya. Papasok na lang natin. Pero yung may-ari na raw ang magpapasok nito. So hayaan na lang natin na kaganyan. At ngayon, tapos na po tayo mga kabatang sa ating muling napag-aralan sa araw na ito. At naway meron po muli kayo natutunan. Lalong-lalo na dun sa mga may-ari ng mga jeep. Anumang uri ng sasakyan. Minsan po nangyayari mga ganito. Huwag nyo po agad papalitan. Meron pa po tayong solusyon doon. Malaki-laking halaga din po ito pagka pinalitan nyo ng kagad. Standard ang hakit ng inyong bearing. Uli, salamat po sa inyong panonood.